Inom ka ng ginger brew sec para umigi ang boses. What's up, mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Muling bumanat si Sek Yama kay Deo Macarma naman, mga kaibigan. Kay Deo, ayan, hoy, kumalma ka, deodorant, sabi yung title. Pakinggan natin ang banat ni Sek Yama kay Deo Macarma. Pasok, Sek. Yan. Hello, everyone. Paging, Deo Macarma, makinig ka mabuti sa sasabihin ni Sek Yama. Yan. Tumpak. Oh. Deo Macarma, nasaan ka na? Inaantay kita dito. Ha? Ikaw, isa kang matandang lubang pang hindurotot ka, ha? Ayaw magsitigil ng mga hinayupa. Hoy, deodorant, tantalan mo na si Idol FLM. Ha? Yes, kailangan kalusin yung mga ganito. Yung mga mahilig magpakalat, no? Itsura ng reporter, pangit na matanda, demonyong, Deo, malas. No? Ngayon, Deo, yung mga pinagsasabi mo, no, diyan sa istasyon mong hinayupa kang hayop ka. Ha? Magandang hapon sa'yo, tarantado. Ha? Ano yung mga pinagsasabi mo at mga pinagkakakalat mo ng mga na-deny? Ha? Yung connection mo ng korte. Sino ang connection mo sa loob ng korte? Kanino ka nakakakuha ng mga impormasyon mo? Sige nga, kaya mo bang patunayan lahat ng mga nilalabas mo, ha? Diyan sa bunganga mo na napakabaho, kung anong itsura mo, ha? Deo Macarma, ganyan din kabaho yung mukha mo. Hindi ko ma-recognize yung mukha nito, pero alam ko, ito yung parang mukhang, yung isa, yung mukhang chicharon yung boses, no? Pero itong Deo Macarma na to, parang ito yung, alam mo yung mukha ng mga ano, typical ng mga duwende na namanas ang mukha. Alam mo, hindi. Huwag kawa, totoo. Nakita ko to isang beses, dalawang beses noon pa. No? Ito yung ano, yung mukha niya parang pahaba, pero malaki. Malaki siya, napahaba. Siya ba yon? Kasi yung isa, si Lapid, yung binibira-bira din si boss dati, yung malutong naman yung boses nun eh. Ito yung mahilig tumawa, parang tawang demonyo, katulad nila Mike Sebekwa, di ba? Siya po ba yun? Pasensya na po kayo, ha? Hindi ko po kasi napanood yung video niya eh. Donald Macarma, radio announcer dati ang Sek Yama sa DCRH. Fake news din yan, parang marami siya viewers. Deo, malasing ka na. Ito ba yung hayop na to? Itong nagpapakalat na na-deny. Ano ba yung na-deny? Ha? Ano? Dinaig mo pa kami sa Team FLM. Kami nga, wala kaming kaalam-alam. Tapos ikaw, ang dami mong learn, ang dami mong alam, hayop ka. Ha? Kung merong fake news dito, ha? Eh sinisigurado ko, no, sa sarili ko na ikaw yung hayop ka. No, Deo Macarma? Oo. Tama, sila ang fake news dahil sila ang naglalabas ng mga news. Kasi tayo mga vlogger lang, opinionated kung tawagin. Sarili nating opinion yan. Hindi tayong pwedeng matawag na fake news tayo dahil vlogger. Iba ang vlogger sa mga tunay na media. Sila sa radyo, sila ang bawal magpalabas ng fake news na hindi man lamang inaalam ang side ng kanilang ibinabalita. Sila ang mga talagang dapat totoong news lamang ang kanilang ibinabalita. Tayong mga vlogger ay hindi tayo pwedeng tawaging fake news kasi opinion based tayo. Yun,
ang pagkakaiba ng vlogger at saka media newscaster. Para sa mga basher na laging sinasabi na fake news tayo, ay alamin nyo muna kung ano ang ibig sabihin ng fake news. Ang fake news, lagi dati pati si Mocha sinasabihan ng fake news, hindi naman news agency si Mocha. Vlogger din yun si Mocha dati. Kaya kung ano ang kanyang opinion ay pwede niyang ipahayag. Kasi opinion-based ang vlogging. Iyan ang isa na naman pong inyong napag-aralan o isang pangaral yan para sa inyong mga basher na laging sinasabing fake news kaming mga vlogger. Ayan naman. Pasok, sek. Ako siya nga yung gurang na bubwit. Karma yung sana yung matandang walang pinagkatan. Alam mo, ayoko. Diba sabi sa inyo, huwag tayong magagali. Diba? Huwag tayong, huwag natin pansinin itong mga nambabash, itong mga nagpapakalat ng hindi maganda. Eh kaso, hindi pwedeng hindi natin sasagutin itong isang hayop na to. Alam niyo kung bakit? Napakarami kong message. Napakaraming tumatawag. Hindi na daw makakalabas si boss after 100 years pa daw. Anak ng puta naman, Deo. Anong pinagsasabi mo? Ha? Bakit? Aabutin ba tayo ng 300 years? Ha? Eh baka ngayon palang hayop ka, ha? Panoorin mo ko, gago. Demonyo ka? Alam mo ikaw, reporter ka, di ba? Pero bakit ang nire-report mo, no, ang pinapahayag mo diyan sa istasyon ninyo, eh puro fake news, no? Bakit hindi nyo nakikita yung magandang nagagawa ng isang LM? Ano bang personal mong galit? Tama. Ano, madadamay na naman ba dito yung boss mo? Eh, tama. May malamang, boss yan. Malamang, ano ba, inuutosan ka ba ni Senator Amy? Iyo. Yan ang matindi dyan. Nako, mo, alam mo, JB Poblete, huwag tanga, Sek Yama. Ikaw ang tanga. Ano man ang development sa korte, pwedeng i-public knowledge yan at ibigay information sa lalo na sa media. Remember, people of the Philippines versus Norman Mangusin. Eh, sino nga si Norman Mangusin? Wala kaming kilalang Norman Mangusin. Bobo ka ba, JB Poblete? Ha? Ang kilala namin, Francis Leo Antonio Marcos. Oh, at hindi mo alam, no? Kasi wala ka alam eh. Bida-bida ka po. Comment-comment ka dyan eh. Na mismo, ha? Ang cybercrime division, no? Ang chip nila doon, ha? Na itong punyetang hayop na nakalaka 5 million kay boss, yan si Victor Lorenzo, mismo narinig ko sa kanya, no? Nung sinoli niya yung passport, no, kay boss, yung tatlong passport ni boss, no? Dahil puno na, kaya naging tatlo, yung iba naman sinabi nila, kaya tatlo yung passport kasi iba-iba ng pangalan ng mga to. Kaya naging tatlo yun, no? Kasi puno na dahil napakaraming bansa, eh linggo-linggo nga eh. Iyo, ng mga hindi nila alam. Tatlo yung passport kasi bawat kasi ano, dapat ina-attach yun, yung mga visa. Ayan, habang ginagamit mo yan, pag napupuno, pag panibago, ina-attach yung luma para may mga, ano yun, may mga visa kasi yun na, kumbaga, mare-review yung mga pass travel mo, mga ugok. Saka, na-release na. Release na yung anti-Elias na isinampa kay Idol na hindi siya si Norman Mangusin kung hindi siya si Francis Leo Marcos, mga ungas. Kaya tama yung sabi ni Sek Yama na hindi namin kilala yung Norman Mangusin na yan. Dahil siya na, si Francis Leo Marcos. At inuulit natin na kung pinangatawanan nyo, minsan niyang ginamit yan. Totoo nga yan. Dahil itinago siya dyan. Pero ang tunay niyang pagkatao ay Francis Leo Marcos. At sinabi niya hanggang grade 5 lang, mga ungas. Ayan. Pasok, Sek Yama. Umabiyahe siya eh, di ba? Kung saan sa ang bansa. Oh, mismo kay Victor Lorenzo, narinig ko, Kabsat, eto na yung passport mo. Pina-check ko legit lahat. O, putang ina. O, paano mo sasabihin sa akin ngayon na peke?
Oh, asan yung Norman Mangusin? Ilabas din niyo yung Norman Mangusin. Bakit Francis Teo Marcos? Oh, bakit magsasalita ng ganun ang isang chief ng division diyan sa NBI? Kasi legit ang mga dokumento ni Idol na talagang siya, si Francis Leo Marcos. Yan ang tunay niyang pagkatao. Yung Norman Mangusin ay peke, ginamit nga lang niya. Pero hindi na niya ginamit nung siya ay nasa hustong gulang na. Nung nagkapasaporte na siya, ay Francis Leo na. Kaya nga hanggang grade 5 ang sinabi niyang ginamit dahil elementary. Dahil itinago nga siya sa pangalan na yan. Pero nung tamang edad na siya, ay sinabi naman niya na ito ka, sabi ng nanay niya. Kaya, ayan ka. Nahihirapan na akong nakikita kitang nahihirapan. Kaya, ibibigay ko sa iyo ang tunay mong pangalan, sabi ng kanyang ina. Kaya, iyon na yung pinagamit yung Francis Leo Marcos. Sige nga. Pasok-pasok kayo. Ang bobobo ninyo, wala naman kayong alam. Tama, wala silang alam. Ang tangan ito, comment ka pa dyan. Sabi ko sa inyo, manonood lang kayo. Pwede kayong makinood, pero hindi kayo pwede mag-comment. No? Kasi wala kayong alam sa totoong nangyari. Kasi kami-kami lang ang nandoon. Ako, si Boss, si Atty. At yung tarantadong chip na yan, yan si Victor Lorenzo. Oh, apat lang kami doon eh. Wala naman doon sila Inday, wala naman doon sila Deo Macarma, wala naman doon sila Mike Sarbequa, wala naman doon sila Manuel Mejorada. Oh, si Lapid, si Coach Jarrett, lahat sila Takero, lahat ng mga Tabobo Warriors. Wala naman kayo doon eh. Ano pa naglalaban ninyo? Mga hayop kayo. Ha? Tama. Si Sek Yama lang ang nandun. Siya ang buhay na testigo, mga ungas. Mga nakikisaw-saw lang para magkaroon ng views. Ayun naman. Sige nga, anong ipagmamalaki nyo sa akin? Eh, wala kayo doon. Apat lang kaming nandoon. O, oh, sino bobo ngayon? Sinong tanga ngayon? Eh, di kayo. O. Oh. Ano naman ngayon, ha, Deo? Anong problema mo sa boss ko? Hayop ka. Ano yung pinapakalat mo? Ang dami-daming umiiyak tuloy, ang dami-daming natataranta. Ha? Na mga nanay, punyeta ka. Bakit hindi mo ipakalat, no, diyan sa istasyon mo? Ha? Bakit hindi mo ipakalat diyan sa istasyon mo na, ay, etong isang nakapiit sa kulungan, no, na si, sige, sabihin mo na, Norman Mangusin. Kung gusto mo, Norman Mangusin, aka FLM. O, kahit nasa loob dyan ang kulungan, tumutulong siya sa mga taong bayan. Bakit hindi ganon? Yan, tama. Kasi, pilit ngang sinisiraan kahit na napakabuti na ang ginagawa ng tao. Yun sila. Gusto nilang idiin yung isang taong napakabusilak ng puso na tumutulong kahit nasa loob ng piitan. Yan ang hindi nila kayang gawin. Yun ang katotohanan dyan. Kaya kahit na nakapit na ay pilit pa rin sinisiraan. Pasok, Sek Yama. Ha? Ano yung sinasabi mo na kesyo ganito, ganyan, ganyan, ganito, ganyan, ganyan? Oh, anak ng puta ka naman, oh. Alam mo, Deo Macarma. Simple lang yan. Kung ako, ha? Kung ako, nagsisinungaling ako sa lahat ng mga sinasabi ko, puta, bakit hanggang ngayon, ha? Nananatiling tahimik tong hayop na si, ano, Victor Lorre. Pero bakit si Senator Aimee, no? Sinagot ako ng no comment doon sa 10 milyon, ha? Na sinabi ko sa kanya, Senator Aimee, oh, dalawa lang po, ha? Dalawa lang po ang hinihingi ko sa inyo. Kung ako po, no, eh nagsisinungaling, ako po, eh nagsasabi ng totoo, di ba? Naalala niyo yon? Ha, Deo Macarma? Napanood mo ba yun, yung video ko? Isang sinagot ako ni Senator Aimee sa pamamagitan ng sekretarya niya? Naalala mo yon? Nanonood ka bang hayop ka? Di ba? Mukhang updated ka naman yata dito eh. Di ba? Kung ako, yung sinasabi ko,
no? Yung sinasabi ko kay Senator Amy, eh walang timbang, walang bigat, walang substance, hayop ka. Eh bakit ako papansinin? Bakit ako sasagutin ni Senator Amy? Pag sinabi niyang oo, ha? Pag ang sinagot sa akin ni Senator Amy tungkol doon sa 10 milyon na binigay ko sa kanya, inabot ko doon, no, sa mga sekretarya niya, na executive secretary din ni Boss FLM, putang ina ninyo. Ha, Deo Macarma, maraming pangalan, puta. Maraming pangalan, no, ang lalabas dito, tang ina ka. Kung hindi totoo yung 10 milyon, bakit ako sasagutin ng isang senador? Bakit? Bakit tayo sasagutin? Ha? Nang no comment. Dalawa lang ang choice ni Senator Amy. Una, oo. Kung may natanggap siya, aba, hindi walang problema. Hindi naman siya kakasuhan ni boss eh. Hiningi niya yung binigay ni boss. Oh, walang kaso. Diba? Pangalawa, pag sinagot niyang hindi, sinungaling ako, dapat i-demanda niya ako at ilalabas ko lahat. No? Ilalabas ko lahat. Ng ebidensya, video, lahat, nandiyan. Oh. Eh bakit after 1 week, sumagot si Senator Amy, no, sa pamamagitan ng ating kapatid na si Kamar Batigas ng Latigo News TV? Bakit siya sumagot, no, sa sekretary niya, no, nung tinawagan ni Kuya Mar ng no comment? Diba? Kasi nagkaintindihan na kami. O ayos na yun eh, yung sagot niya na no comment. Ayos na sa akin yun eh. Diba? Pero kayo putang ina nyo, anong karapatan ninyong manghimasok? Ha? At saka, oo, people of the versus people of the Philippines, etc., etc. Eh bakit hindi mo ipakalat dyan sa istasyon mo, Deo Macarma? Ha? Sila Manuel Mayorada, convicted. Ha? Malaya, oo, malaya, nakakapag-vlog pa yung matandang huklo ba na yun? Hayop ka? Bakit ang isang FLM? Bakit ang isang Francis Leo Marcos na nasa loob na ng piitan? Pilit nyo pa rin baon? Bakit? Anong meron? Bakit patuloy nyo pa rin sinisira ang pangalan niya? Eh di ba sirang-sira na nga? Ano pang gusto ninyo? Ha? Ha, Deo Macarma, hayop ka? Udas kay? Hindi bunganga mo, no? Yang tinig mo, eh, inilalabas mo, tumulong po tayo, no? Tumulong po tayo sa mga taong bayan, sa mga kapwa natin Pilipino, nangangailangan ng tulong. Kasi po, dire-diretso, ang daming sakuna eh, di ba? Ang ginagawa mo, nagpapakalat ka na. Fake, di ba? Oh, ano ka ngayon, Macarma? Ha? Gusto mo ng viewers? O baka naman naingit ka sa ano, sa Euro TV News. Ha? Kasi yung ano, yung Euro TV News, no? Euro News TV, no? Nakasama po natin sila, no? Maraming salamat, kapatid na Luan. 'Di ba? Yung magandang reporter nila, maraming salamat. Kasi dun mo, babaeng tao, no? May bayag. Hindi katulad nito mga hayop na mga reporter na to, na mga tumanda na, no? Tumanda na kayo sa pagiging yan yung pagiging reporter ninyo, eh mga putang ina, hanggang ngayon lalamunin na lang kayo, ha? Lalamunin na lang talaga kayo ng lupa. Puro fake news pa rin ang lakad ninyo, puro paninira pa rin sa taong hindi nyo na makilala. Hayop ka, ha? Deo Macarma, hayop ka. Isa ka pa, sino tropa mo? Si Inday? Sino ba si Inday? Bata ni Victor Lorenzo ng Cybercrime Division? Bakit? Sino ba si Victor Lorenzo? Ha? Sino ba yung hayop na yan? Ayun naman mga kaibigan. At yun, ang sinasabi ni Sekiyama ay siya lang ang nandoon na nakakaalam ang lahat dahil apat nga lang sila doon. Si Idol, si Sekiyama, si Attorney Bestido at saka si Vic Lorenzo. At sinabi nga na legit ang kanyang pasaporte at yung kinakaso sa kanya na anti-alias law ay rinelease na. Release.
Ibig sabihin niyan, pinatunayan na siya ay legit na Francis Leo Marcos. Kaya yung ikinakaso sa kanya na human trafficking ay hindi pwedeng hindi yan marerelease din dahil siya nga si Francis Leo Marcos. Hindi nila napatunayan na siya si Norman Mangusin dahil lang dun sa sinabi niya, eh meron naman siyang mga dokumento. O. Kung wala naman silang dokumento na may papakita sa korte, ay mawawala yan, mga kaso na yan. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino LTV magbabalik.